Good day mga ka-fixit! Defensive positioning kapag nagmamaneho sa mga service roads. Yan ang babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fixit Dennis, Fixing the Way We Drive. Magmamaneho tayo ngayon dito sa service road, dito yan sa Malagasang. Actually, nasa Sabang pa lang tayo pero patungo tayo ng Malagasang Second at lalabas tayo sa Open Canal. So, aatras lamang ako dito. Naka-parking tayo sa 7-Eleven, mga ka-fixit. So, kapag ka-atras, pagka-reverse mo, tingnan mo yung reverse camera mo, side mirror, rear view mirror. Kung may reverse camera ka, mas maganda para mas makita mo yung likuran. Tingnan mo rin yung mga blind spot mo kung safe na umatras. Ayan, merong si ate nagpapa-atras. Mabait to eh. Yan, maano yan si ate, marunong magpa-atras yan. Kilala yan dito na barker. Yan, syempre, check mo rin yung mga mirror mo habang ikaw ay umaatras. At syempre, huwag mo kakalimutan abutan ng tips si ate. Salamat ate. Kahit bariya-bariya lang, malaking tulong yun sa kanya. Dahil pinagsama-sama po yan, malaking bagay po yan para sa kanya. Okay mga ka-fixit, so tayo ay nagmamaneho ngayon dito sa service road. Dito yan sa Sabang, Dasmariñas, Cavite. So mag-change lane lamang ako kapag safe na. Ayan, lilipat na ako ng linya. And actually lumawag na tong kalsada na to, no? Dati 2 lanes lang ito, pero ngayon naging 4 lanes na. Ngayon makikita nyo may guhit sa gitna, pero medyo burado na. I believe lalagyan pa nila ng mas maayos na guhit yan in the future. So lumawag itong kalsada na ito. Very fortunate, no? Kasi lumuwag yung flow ng traffic dito kasi dati sobrang traffic po talaga dito mga ka-fixit. Although dun banda sa may ilampas ng park lane, kailangan pa nilang luwagan yun, no, in the future. So proper positioning, defensive positioning kapag nagmamaneho sa mga service road. Kagaya rin po sa highway actually mga ka-fixit, kapag tayo ay magmamaneho, laging dapat tama yung positioning natin sa service road mga ka-fixit. Defensive positioning, kasama po yan sa defensive driving para maging safe po yung ating pagmamaneho. Dapat alam mo kung saan ka lulugar. Parang sa relasyon nyo, alam mo kung saan ka lulugar. Sana all. Yan. Okay? So, dito po tayo sa inner lane. Ayan. Dahil malayo pa po yung ating lilikuan. Okay? Ayan. Solid white line po yung nasa gitna. Ayan mga ka-fixit. So, inner lane tayo. Pero kung malapit na yung lilikuan mo, a few meters bago ka pa lumiko, dapat nasa outer lane ka na or sa shoulder mga ka-fixit. Okay, so dahil sa open canal pa naman tayo liliko, dito lamang po tayo sa inner lane. 4 lanes road po kasi ito. So, maswerte tayo kasi yung ibang service road sa ibang lugar, 2 lanes lang talaga, no? Ayan. So, kapag ka mga subdivision, dito po kasi sa mga service road, actually, marami pong mga subdivision. So, we expect mo na, yan, lilipat lamang ako ng linya, no? Safe naman, humingin ako sa aking side mirror, walang paparating na kung ano mang sasakyan. Watch out, lalong-lalo na sa mga motor. Kasi minsan yung mga motor, sisingit po talaga yan sa right side, no? So, ganun po talaga yung nature ng motor. Kaya tanggapin po natin yan mga ka-fixit. So, ayan, naglalagay sila ng pedestrian lane dito. Very good. So, ito, laging 2 lanes road na lamang ito mga ka-fixit. Eh, medyo masikip na dito sa kalsada na ito. Ayan, so kapag ka mga ganito ka-fixit, ayan. Kapag ka ganun nga pala, to avoid dory, nakita nyo yung nakaparadang sasakyan kanina. Watch out sa mga ganon kasi minsan may biglang nagbubukas ng pintuan. So, much better na bumusina ka, pwede rin naman, pero watch out kung bigla siya magbubukas ng pinto. Ayan, delikado yung ginagawang overtake no ni Vios. Nakita niyo yung silver na Vios. Delikado yung overtake niya. So, apat na sasakyan yung in-overtake niya ng sabay-sabay. Okay? So, kapag ganito mga kapis na yan, putol-putol na linya. So allowed naman na mag-overtake as long as safe yung opportunity. So kung plano mong umovertake sa mga ganitong kalsalasin ng kalsada, siguraduhin mo na safe yung opportunity. Wait for a safe opportunity, huwag kang attack. Kasi patience is a virtue kapag tayo po ay nagmamaneho. Yan na po ay parte ng pagiging isang defensive driver. Okay, so nakikita mo yung mga motor, overtake po talaga yan. Lalong-lalo na yung mga delivery kasi yan, nagmamadali yan. May mga delivery po sila mga ka-fixit. Minsan sa kanan sila sisingit, minsan dito sa kaliwa. Okay? So, nasa tamang position po tayo. Gitna lamang po nitong lane na ito. So, panatilihin mo lamang na nasa gitna ng lane na ito yung iyong sasakyan.
masyadong gigilid sa kanan, huwag ka rin namang masyadong gigitna. Kasi minsan napapansin ko sa ibang driver, masyado silang gumigilid sa kanan to the point na halos nasa gutter na sila, no? Kapag kaganon po kasi, nababarahan po natin yung mga dumadaan sa gilid. Meron po kasi mga dumadaan sa gilid niyan, mga kasi minsan bisikleta, yan, minsan mga motor. So, panatilihin lamang natin yung posisyon natin dito sa gitna. Kapag ka dito naman tayo, so may part na to, yan, kailangan kong kunin yung kabilang lane ng konti kasi may bumababa doon sa sasakyan, ayan. So kung safe naman, pwede mo yung gawin, pero kung hindi safe, may kasalubong ka, antay mo na lamang na matapos yung bumababa ng sasakyan. Okay? So paano ba natin malalaman kung pasok tayo sa inner, sa linya natin or sa lane na ating dinadaanan, mga kapiksit? So yung reference point natin dyan, actually ang reference point ko dyan, ito yung ating wiper. So yan yung holder ng wiper sa gitna. Ayan yung holder niya, tsaka yung ano niya dito, no, yung dulo ng wiper. Ayan. So yung dalawa na yan, hanggat pasok yan sa ating linya, alam ko na pasok tayo sa linya, no? Makikita mo naman, mga ka-fixit, ayan. Yung minsan kasi kapag kabaguhan kang driver, medyo mahirap i-judge yan, mga ka-fixit. Pero kapag ka alam mo yung reference point mo at nasanay ka na dyan, hindi mo na kailangan tignan yung reference point. Kasi as long as nagpa-practice ka, tuloy-tuloy ka nagmamaneho, magiging automatic reflex action yan and muscle memory ng iyong katawan. Okay? So kapag ka ganun, mga may palikong daan, galingin mo na mag-slow down, lalong-lalo na kapag ka mga intersection, kasi minsan may biglang lumalabas, may biglang dumidiretso. So, galingin mo mag-binor, mga ka-fixit, para ready ka. Ready kang huminto anytime, huwag yung dire-diretso para iwas aksidente. Okay? So, yan, kita mo naman, simula pa nung nagmamaneho tayo kanina, hindi pa tayo umu-overtake. Kasi hindi naman po natin kailangan umu-overtake dahil tuloy-tuloy naman po yung under ng mga sasakyan. Okay, mga ka-fixit. And what's the point na overtake tayo, mga ka-fixit? Mamaya mag-cause pa yun ng aksidente. Imbis na mapabilis yung iyong biyahe, mas mapapatagal po tayo. Ayan. So huminto yung jeep sa unahan. Plan na umu-overtake ni kuya, pero hindi niya tinuloy dahil may tumawid. So hindi na ako overtake kasi umu-overtake na po yung isang sasakyan. So kapag ka ganyan po na umaandar na yung sasakyan na nasa unahan, huwag mo nang overtakean. Kasi kung sinundan natin yung sasakyan kanina na umu-overtake, delikado po yun, yung dalawang sasakyan na umu-overtake ng sabay. Kasi baka may mamaya may paparating, may kasalubong ka, maaaring kayanin ng ibang yung isang sasakyan na umu-overtake, pero baka ikaw abutin ka na dahil pangalawa ka nang umu-overtake. So baka hindi ka napagbigyan ng kasalubong na sasakyan. Kapag ganoon, be safe than sorry, mga ka-fixit. Okay, so ayan, kakanan tayo dito sa open canal. Sa mga nakakaalam po ng lugar na ito, shoutout po sa inyo. Sana matapos na po itong flyover na to, no? Medyo masyado na rin pong nagtatagal yung paggawa nitong flyover. Hopefully, matapos naman siya within this year. Para magamit na po natin. Kasi napapansin ko, sobrang nagtatraffic po dito, lalong-lalo na sa gabi. So, punta po tayo dun sa linya dito, mga ka-fixit. Ayan, so medyo rough road ng konti. Taste-taste muna tayo kasi hindi pa tapos. Pero pag natapos yan, malaking alawan po yan para sa ating lahat, mga ka-fixit. Okay? Ayan, lalo na to, yung open canal, nilalaparan po nila yung kalsada. Malaking lane po yan, makakatulong yan. Kita nyo naman, mga ka-fixit, naging maayos and safe yung ating pagmamaneho dun sa service road. At nandito tayo ngayon sa open canal, palabas na po tayo ng Aguinaldo Highway, mga ka-fixit. So, yan, pag mga ganyan na blind curve, hindi ko kita yung kasalubong ko, bumubusina po ako, no? Para malaman po nung mga paparating na sasakyan, minsan kasi may umu-overtake ng alanganin doon, kaya bumubusina ako para alam nila na may makakasalubong silang sasakyan. Lalong-lalo na po yung mga motor, mga ka-fixit. Okay? So know your defensive positioning kapag ikaw ay nagmamaneho, para palaging safe po yung inyong pagmamaneho, mga ka-fixit. Dahil hindi lamang po yung safety natin yung ating priority, ganun din po yung safety ng ating mga pasahero and safety rin po ng mga nakakasabay natin sa kalsada, mga pedestrian man yan or iba pa pong mga sasakyan. So palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin na sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung hindi ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba.
Once again, I'm Dennis of Fix It Dennis saying